Mga Karos, good morning. Mga bata, tulog pa. Good morning, Mrs. Good morning. Yan, nagluto siya ng almusal. Ano almusal natin? Mabilis ang almusal. Mabilis ang almusal. Pansit Canton. Alas 8 na po ng umaga at nauna na po yung tropa dun sa ating ongoing project dito sa may phase 2 overall paint. Yan, mga Karos, kain po tayo. Bali, kakatapos na natin kumain at mag-asikaso naman tayo ng sarili natin in 3, 2, 1 oh. Ayan mga Karos, balik trabaho na po tayo. Ayan, puntahan natin yung tropa dito sa ating project. Tara. Morning. New Year. New Year. Okay, dito tayo. And dito lang tayo gumagawa sa medyo likod lang to ng bahay namin. And good morning, JR. Good morning! Happy New Year! And good morning, Pongski. Good morning! Para ka nasa rehas dyan. Yun oh, pali ka po. Dahil nagliliha. Good morning, Ogi. Good morning! Namukha na silang mga ninja oh. Mas dito si Master Jojo. Good morning, Master Jojo. Good morning! And minaklas na po nila yung mga pintuan ng cabinet. Tapos sa ito, yung tinutukoy ko na nakaraan, gagawin po yan 2-door. Kaya bumili tayo ng mga hinges tsaka isa pang handle. Tapos dito mga Karos, may kulang po tayo rito. Kulang tayo ng web dito. Bali, bibili ako ng 5 metro na web na number 10 para po rito sa outlet. Yan. Tapos dito banda, nabakbak na rin po yung pangs kito. Maglalagay tayo ng aircon outlet dito. Yan, nakubera na rin po yung ating aircon, no? Indoor. Tapos mamaya, itong mga ilaw na to, babalutan namin ng mga plastic cover to. Yan, babalutan natin. Gaya nito mga ilaw dito, yan, meron na po siyang masking tape, paikot. Meron na tayong mga ilang bibilin pa para dito. Gagamitin natin dito sa unit na to. Tapos dito si JR, naasikaso niya na po yung mga pintuan ng cabinet. Same procedure, pagmamasilya. Yan, meron tayong poly top. After po niyan, meron tayong glazing putty. Tapos ito nga, binili ko na nakaraan. C2. C2 kasi to. Yan, half overlay. Bali, ibabalik uli natin to. Kailangan niya pala rito C1. Hindi na kami nakapag-usap ni Master Jojo nung bagong taon, nung binili ko to. Yan, C1, yung full over, no? Yun yung, papalit lang naman natin, wala namang kasara. Yan, bali, itong mga kisami lahat ngayong araw, ang assignment natin, lahat to isa, ipa-final preparation natin, yan. Final preparation. Yan, lahat, kailangan na wala akong siwang, walang awang. Yan, kailangan ko, makinis na siya. Tapos applyin ulit ng primer. Tara, lakad muna tayo. Okay, bago tayo pumunta ng hardware tsaka mamili na ibang materyales, dala ko yung ano, yung semi-gloss. Ayan o, dala natin isang balde. Papatimpla natin according sa gusto ng may-ari. Kapag nakuha ko na yung ano, yung kulay na gusto ng may-ari, meron tayong 2 galon doon. Baka ako na magtimpla nun. Tapos yung liha na nabili namin nung nakaraan, napansin lang namin, ito number 122. Ang nangyayari kasi, mas maaga pa siya napupudpud kaysa dun sa pinapakinis namin, pinupudpud namin. Kaya papalitan ko ng number 100 to. Okay, tara. Okay, dito na po tayo. Papalitan ko lang ma'am, number 100. 100. Oho. Ilan? Pakibilang na lang. Maraming salamat. Happy New Year. Yan, okay na po to. Tara. Okay, next naman dito sa pinagbilhan natin ang hinges. Let's go. Okay, dito naman tayo sa hardware. Tara. Okay na po tayo rito sa hardware. Yan, abali, same binili natin. 215 yung wire, 5 metro. Ito po yun. Tapos napapalitan na po natin ng hydraulic na C1 to. Lagi nyo lang tatanda kapag magpapalit kayo item, dapat dala nyo lagi resibo. Yung wire natin, laging merong plastic cover sya. Ayos, punta naman tayo rito sa paint center. Tara.
dito na po tayo sa Paradama Karo House. Yan. Papatimpla natin tong ating daladalang isang balding flat. Flat tuloy. Semi-gloss. Yan, semi-gloss. Let's go. Yan yung ating isang balde. Bali yung sa mga wall pala, tinge of gray. Tinge of gray yung gusto ni ma'am. Tapos sa seal of gray naman para dun sa accent wall. Bali meron dalawang wall dito na kailangan natin pinturahan ng accent eh. Seal of gray. Okay, bali nung nakita natin yung sample, ito, tinge of gray. Ako na lang magtitimpla nito. Ito, seal of gray yan. Kailangan namin to. Pabili tayo nito isang galon. Tapos sa tinge of gray, kami nang bahala magtimpla nito, madali na lang to. Tapos isa sa pinunta natin dito, magpapatimpla tayo ng epoxy enamel na kasing kulay ng seal of gray. Ayan po yung ating seal of gray. Bali, itong tinitimpla ni kuya. Ayan o. Bali, para po ito yung sa accent wall. Ayan. Pag napahit ito, mas titingkad pa no? Sa wall, no? Bali, yung epoxy namin naman yung titimplayin. Ayan, nag-decide tayo dalawang galon lang. Wala naman TV console yung bahay pala. Ang dadami naman niya kasi lalagyan ng locker cleaner. Ang dadami siya ng bahagya. Ayan, bali okay na po tayo rito sa paint center. Ito pong mga nasa karton, naawa ko. Ah, ito na po yun, yung mga pinatimpla natin. Oh, tiya. Yun ah. Oh, babalang muna natin. Oh, tiya. Buksan natin para makita natin dito sa video. Okay, bali ito yung pintura. Ah, ito palang seal of gray para to sa accent wall. Sa may kwarto at saka dun sa may sala. Tapos ito naman pong seal of gray na epoxy enamel para naman po to sa mga kahoy. Yan, dalawang galon. Tapos bumili tayo nito, dalawang roller. Yan po, ito yung ating pang top coat or yung pang finishing. Bali, magkano po to lahat? Bali, 3,260. Yan, 3,260 itong lahat na nasa box. Tapos bibili po tayo ng ano rito, ng boral. Okay na yun sa inyo. Mocha Blanche? Thank you po, ma'am. Okay. Okay na po tayo rito sa hardware. Yan, makakabalik na po tayo sa Lumina. Bukod nga pala rito sa Mocha Blanche, bumili rin tayo ng boral. Yung boral kasi natin na stock doon, hindi na po talaga sasapat, napaka-konti na lang. Yan, boral. Isang bag, tapos sa Mocha Blanche para po sa may harapan ng bahay. Magkano po to lahat? Bali yung boral, 800. Yung Mocha Blanche 620, total of 1,420. Mga nadagdag sa ating resibo. Okay, tara. Balik na tayo ng Lumina. Let's go. Dito na po tayo, mga Karo House. Ayan. Windows. Okay, ito yung liha. Number 100. Yeah. Yun o. Kakamustahin natin sila rito. Ito yung isang ninja natin, no? Bangski. Si Yogi. Yan, bali, kanina nabanggit namin, ito yung pinaka-assignment namin yung buong araw. Kailangan maayos lahat ng kisame.
bago tayo mag-apply ng primer coating ulit. Tapos napag-usapan namin na may-ari dito, lahat po ng pinaka-baseboard niya, wala po siyang linings. Neutral lang po yung itsura. Tapos dito banda, nakapag-apply na po tayo rito ng ating Versatex gamit yung skin coat. Dito sa kwarto, kamustahin natin. Ayun, dito si Master Jojo. Okay na rin po pala to. Ayos. Bale, itong part na to, magkakaroon po tayo ng seal of gray. Yan yung pinaka-accent color niya rito. Seal of gray. Tapos lahat pala ng mga kornisa nito, baseboard, wala pong kulay. Puro puti. Yan ang narinig mo yan, Gi? Puro puti. Lahat ng kornisa. Naiba naman, ha? Puro puti. Tapos, Gi, narinig mo yan? Wala ka naman? Walang baseboard lining? Yan, ha? Guys, iba ho talaga sa mga nagawan din namin, ayaw din ng ganun. Kung maglalagay, dapat talaga yung mismong standard, yung kahoy. Nga lang, may mga problema kasi yung mga rito, mga wall dito. Minsan pa alon-alon, bihira ka ng mga tiyempo na street. Pero kapag yung mga wall dito, gawa sa mga drywall, gaya nito yung straight yan. Pantay na pantay ang pagka naglagay tayo ng baseboard dyan. Yan, bali, kanina, dito nakapwesto si Ogie. Yan, okay na po to. Yan, okay na siya. Maganda na yung pagkakamasilya niya. Kita niyo naman, no? Dating sira-sira po yung kisami dyan. Yan, napakaayos na po uli. Tapos, na-applyan na po uli ni Master Jojo ng ng primer. Yan, inipit na uli siya ng primer. Pagka okay na yan, liha, pwede na po tayo mag-top coat. Yung pinanta-top coat din naman po kasi dyan sa kisami, yan din po, yung flat latex. Ang gusto sana nang mayari rito kung ano yung kulay ng wall, dapat yun ang i-apply sa kisami. Pero binigyan natin siya ng suggestion at mga instruction. Mas ano naman, mas napanatay siya sa kulay ng puti. Basta kisami talaga, puro puti yan. Bihira lang kayo makakita dyan ng ano talaga, ibang kulay. Yan, depende na lang po sa mayari. Andito si Superstar JR. Ano, Jay, okay na yan? Yung ano natin, Lia. Okay na ito, boss. Yan na. Siyempre, nandito na rin tayo. Kamustahin na rin natin si Kuya Albert. Kamusta? Yan, Albert, magdamit vlog. Ano ba ginagawa mo dyan sa bahay? Gagawin ko yung ano, yung... Cabinet ba yan? Oo, oh, yung ano, part, ano, yung bar counter. Diyan mismo, sa bahay mo. Naka-built-in yung ref. Oh, okay. Ayos. Sabaga, yung refrigerator. Naka-built-in. Oh, nakapasok doon sa loob. Sukat. Sukat siya. Ayun. Ayun. Konting kembot na lang to, no? Si Albert, no? Plano natin, no? Aba, pendant light. Oh. Nice one. Naka-built-in yung ano. Oh. Ref. Ayos. Yan, pintura na lang pala itong bahay ni Kuya. Ayos na, ayos na ito. Konti na lang. Konti na lang. Konting tease pa. Malaki-laki na siguro na lalabas, no? Okay. Kaya pala. May pinaglalaanan pala ito, no? Ayun. Si JR dito. Ililihan na lang po yung mga kahoy. Tapos, Jay, may ano na ito? Glazing pati? Wala pa, no? Yung polytop pa lang pala to. Yung mga kahoy natin. Tapos yung glazing pati natin, marami tayong extra nito. Hanggang ngayon, buhay pa. Kaya hindi na tayo bumili. Yan, ang dami pa. Makakailang bahay pa siguro to. Okay, punta tayo ng bodega. May outlet dun eh. Meron tayong outlet na dinagdag dun. Kulang ng isa. Pero meron dun sa bodega. Yan, para hindi na tayo bibili. Tayo sa bodega. Outlet, outlet. Puro luma. Maganda yung bago. Yung bago. Yun, sakto. Let's go. Yeah.
pang-ano nyo na yan ha, pang isang linggo. Okay. Yan, Master Jojo. Yan si Pangs Kirito. Naglilinis na. Para tayo nasa lahat lang ha. Ganyan ho talaga kasi masilya, makapal, lilihain hanggang sa pumantay, kuminis. Yan ang resulta. Kagandahan dito ano, yung tiles na ginamit is ano, semi-granite. Kaya hindi na po natin kailangan mag-cover pa ng mga trapal. Hindi na natin kailangan bumili. Kaya madali po siyang malilinis. Tapos yung kinuha nating outlet sa bodega, para po dito yung kasi nag-add tayo ng isa rito. Doon naman po sa butas na ginawa natin dito, yan, meron na pong aircon outlet yan. Tapos ito na po yung plug. Ayan, plug na po ito. Yung ano nga lang nito, yung kanyang breaker, yun, nakalimutan kong bilhin para rito. Nakalimutan natin, nasa labas na tayo kanina. Ang pagkalabas na lang uli. Dito. Yan, yung mga siwang dyan, kagaya nito. Yan, kailangan niya minamasilya yung ginagawa ni Omi. Yan na. Yan. Tapos yung binili natin na mocha blanch, para po yan dito. Ayan, break time po muna mga karos. Tara. Yan na. Tapos salamat nga pala kay Kuya Albert oh, sa papaya. Yan na. Galing pa po daw sa probinsya to. Ayan, break time. Dito na tayo sa bahay. Sobrang lakas na. Ma-original na. Yan na, anong ginagawa niya? Aba, nagano kayo na malunggay ah. Sabihin mo ano na ano ba lulutuin ni mama niya? Hindi ko po alam. Sabaw siguro. Ayan si Chanel, oh. Chanel. Dito si Mrs. Ano niluto mo? Sinabawang tilapia. Bigay ni Kuya Albert. Wow. Papaya. Ba, may pritong saging pa. O sayang kasi, no? Bubulok lang, no? Tinito mo na. Siguro pesa to, no? Pesa. Ayun, pesa pala. Okay, tanghalian na po mga karokos. Kain po tayo. Ayan po yung niluto ni Mrs. Ayan, pesang tilapia. Bali yung ulo. Tapos nag-provide tayo ng patis. With calamansi at saka chili. Ayan, rice. Ayan, nasa harap ko si Mrs. Hindi pa daw sila nagugutom. Mauna na po ako. Kaya po tayo mga karos. Tara. Man natin itong luto ni Mrs. Sabaw muna. Sarap. Tara, kain po. Okay, balik trabaho na po tayo mga Karo House. Ako, kunin ko lang po yung hagdanan dito. Dito sa may bodega. Bali, dadalhin natin to dun sa ating project. Gusto ko lang po kasi makasiguro kung wala nang tulo talaga ron dahil nagpipintura na tayo. Yan, dali natin to. Okay, dito na po tayo. Ano yung hagdan natin ah. So titingnan natin yung pinakaunahan. Yan, kung wala na ba siyang kaso para dahil magta-top coat na tayo rito. Double check ko kung meron pang posibleng pagdaluyan ng tubig kapag umuulan. Ito yung ating glazing patty. Yan, after po yan na mamasilyahan ni JR lahat po ng mga kantuhan, gamit yung polytop yan lilihain. Tapos sa babatakan na sarado masilya nitong glazing patty. Yun oh. Tapos dito naman tayo. Ayan, malapit-lapit na yung kisame. Yan hanggang sa buong araw to.
Yan si Pangsir. Liha, linis, walis. Yung ginagawa niya rito. Natawa lang ka ni JR ah. Malinig na superstar ah. Pekto na naman dito, hayakam. Naya, nagbibiroan sila kasi hindi na matapos si Pangsir ngayon. Simula kanina umaga. Na linis. Malinis na, pesto na si superstar. Pag malinis na kasi, mamasigali yan, liliyain. Ganun talaga. Dito nagkaroon ng kaso ng tulo ng tubig dati. Tapos pinakayos sa amin yan ni ma'am. Saktong-sakto yung pagkakalagay nitong pin light. Just in case na magkaroon ng problema, sisilipin lang natin gamit yung camera o yung cellphone. Papasok natin dyan sa butas. Tatanggalin lang to. Sisilipin kung saan nanggagaling yung tubig, yung tagas. So nagkaroon po ng dyan, ng problema dati. Pinakayos niya yan sa amin. So bali yan, double check ko lang dyan mamaya. Akit tayo dyan. Tapos ito kanina, itong cabinet na to. Ayan, ginagamitan na po ng planer. So yung pinakagamit nito, para yung mga lumagpas na edging, papantay niya doon sa kahoy, sa cabinet mismo. Yan, papantayin niya. Wala nakausli. Ang ganda na nung kisame, no? Hindi kagaya nung una natin to nakita. Grabe. Tapos dito naman, yung sa range hood, yun o. Double door na po siya. Inakabit na po ni Master Jojo yung handle. Tapos dito, nalagyan na po namin ng outlet. Ayan, tapos sa number 10 yung wire, tugang outlet. Ayan, tapos ang ginamit po na pang masilya is yung boral. Ang buka ko lang ha, Master Jojo. Ayan, iba na yung buka niya, may clean na. Hindi kagaya dati, isang buong buka kasi yun. Kaya kapag ka binubuksan mo yung binubuksan mo yung pintuan, ang laki nung nasasakop niyang space. Kaya maiksi na siya. Kaya after po ni Master Jojo to ma-install, yan, maging okay na to, ibabalik niya to kay Jaya sa masilya. And dito ulit si Ogi, magliliha. Liha. Tapos ito, baka mamaya, bili natin to para matesting. Yun o, sama natin si Ogi. Ako dapat eh, kaso nga lang medyo mabigat na ako. Malapit na ako mag 100 kilo. Hindi 100k subscriber, 100 kilogram. Ilang kilo ka bagi? Hindi pa alam ilang kilo ka? Siguro tansya ko nasa ano ka? 53 no? Doble pala bigat ko, no? Ay. Yeah, i-double check namin. Kasi nagpipintura na kami rito, tapos na yung preparasyon. Kaya kailangan namin itong silyado. Yan, pinapa-tape ko kay Ogi. Medyo magang kasi si Ogi. Tapos yung polycarbonate kasi medyo mabigat ako dyan. Tapos dito, meron tayo makikita nga dito. Ayan o. Yan sa internet connection yan. Medyo butas pa po kasi yan. Sisilyaduhin din po namin to. Ayan o. Kaya hiniram muna namin si Ogi sa baba. Medyo meron lang akong konting tinuro pa sa kanya dyan. Tapos ako naman dun, ayusin ko yun sa kabila. Ayan, halos matatapos na kami ni Ogi rito. Tapos yun dito na lang, itong pinagbutasan po ng copper tube ng outdoor unit ng aircon. Yan, binutasan kasi ang polycarbonate. Lalagyan na lang din namin po ng ano yan. Itong waterproofing tape, silicone. Tapos dito, nakalimutan ko, ang ginamit nga pala namin dito na nadaanan po ng kable ng internet is 3-port na electrical pipe. So hahanap pa tayo ng tube niyan na para po sa elbow. Tapos yung sa range hood, ayun kulang pa siya ng elbow. Isang elbow na lang yan na para nakatutok po sa flooring ng yero. Para pag umulan, hindi papasok yung tubig. Yan na lang po yung mga napansin ko rito. Tapos halos okay na. Yan, dinouble check na lang po natin to. Ayan, bali okay na po tayo dun sa bubong. Bali yung ano na lang ito. Itong range hood.
At saka rito yung sa kable nito. Ayan, lalagyan na lang po siya ng pa-elbow para hindi pasukin ng tubig. Ayan, maraming salamat po kay Ogie. Ayan, tinulungan tayo rin sa taas. Hindi kasi tayo pwede rin sa may bandang polycarbonate. Mabigat tayo. Ayan, si Pamskill. Bali, ano to? Flat latex na. Flat latex. Flat latex yung na-apply. Bali, iniipit na po to. Iniipit na po yung wall dito. After ng masilya, yung flat latex na. Ganun din po rito sa kisaw niya. Tapos halos nalibot na po yata ni Ogie ito. Nalibot mo na to, Ogie? Sa ceiling, bali dito naman. Diha na lang, no? Sa extension naman dito. Ah, liha pa pala to. Magdudumi na naman pala, no? Magdudumi na naman pala. Maglilinis na naman si Pansky nito. Tapos ito si JR. Ito yung assignment niya. Magkalat. Ano, magkalat? Magkalat. Okay. Yung assignment na daw pala, magkalat dito. Okay, iwan ko muna yung tropa. Hanap tayo ng ganitong klaseng breaker. Yung lagi kong binibili. Pero hanapin natin yung pang 40 amperahe para dun sa aircon niya. Tara, let's go. Okay, kagaling lang po natin dito sa hardware. Yun o. Yan, kasama natin si Mrs. Yan, tsaka si Chanel. Meron na silang i-claim dito. Yan o. Tapos magkano po itong binili natin na circuit breaker, bali 265. Ito po yun. Yan, sa wakas, nasa atin na. Yan, naka-plastic. Okay, tara, let's go. Kasama si Chanel. Let's go. Tsaka si Mrs. Let's go. Okay, dito na po ulit tayo. Kaya itong circuit breaker na binili natin. Yan, para po rito. Tapos itatap na lang po natin to. Ito naman po yung mga para na doon sa aircon. Bale, ito yun. Yung outlet, yung aircon outlet na yan. Punta po. Yan, iniipit na po ng primer coating to ni Pansky. Tapos dito naman, yun ah, naka-Versatex coat na rin po ito. Itong kisame rito. Tapos sarado masilya yung mga wall. Nag-apply naman po si JR dito ng polytop dito sa ating cabinet. Tapos kami ni Master Jojo, titimplayin namin yung top coat nitong ating mga walls. Ayan. Bali, binili natin ito, isang timba tsaka dalawang galon. Unahin lang muna namin itong isang timba. Yan, semi-gloss. Tapos, lalagyan natin siya ng Acricolor. Bali, yung Acricolor na to, syempre, kapag pambato, dapat Acricolor. Yan yung gagamitin niya. Magtitimpla ko kayo ng ibang kulay. Bali, haluin muna natin yung semi-gloss. Para sa mas magandang resulta ng halo, gamit kayo ng mas malapad na kahoy. Kahit na anong bagay, basta malapad. Kagaya nito. Bali, Acricolor. Ayan, ha. Bali, yung gustong kulay ni ma'am at saka yung off-white na lagi namin ginagawa sa mga wall, hindi nagkakalayo ng kulay. So, tinge gray. Tinge gray yung gusto niya. Yes, ayan, bali, okay na po yung kulay na in-achieve natin dito. Try mo rito, Master Jojo. Op, yeah. Ayan, mukha lang siyang parang puti talaga. Pero pag napahid to. Ayan. Okay, mag-update muna tayo. Ayan. Ayan, liha uli rito sa kisame. After po mamasilyahan yan, bago lihain, siguro mga 2 to 3 hours. Ganyan po katagal yan, 2 to 3 hours bago po maliliha. So kanina, ito yung mga ginawa ni Ogie kaninang umaga.
Tapos ngayong hapon yan, binabalikan niya na liha. Mas maigi na rin na tuyong-tuyo siya kasi pag nilihan niya ng mabilisan, ano yan, malagkit. Hindi niya makukuha yung, ano, yung gusto niyong kinis. Na malagkit siya. So, nakapag-sample na po kami ni Master Jojo, natimplahan na namin yan, i-apply niya na lang sa wall. Tapos yung dito, si JR, tuloy-tuloy lang po yung pagmamasilya nito. Unti na lang. After po nito, iipitin po ito ng glazing patty. Ano yung ginawa doon sa mga kahoy? Eh, mga kornisa, may kita niyo. Yan, iniipit na rin po ng primer. So, lahat po yan, primer. Maka-primer lahat, pati rito. Yan, may sikreto kasi rito sa pag-apply ng primer. Kailangan na maganda rin yung hagod mo para maging maganda yung top coat. So, halimbawa, pagka natuyo yung primer mo, mag-iiwan niya ng parang ganito. Ayan. Yan. So, yung mga ganito. Yan, nag-iiwan siya niyang ganyan. Kaya kailangan, babalikan mo ng liha. Pag natuyo. So, sa pagpa-primer naman, mga karos, yung unang primer mo sa wall, yun lang yung matagal. Pero itong pangalawang primer na, yung pang-ipit, mga siguro, mga 45 minutes to 1 hour, pwede mo na siyang lihain. Bago applyan ng top coat. Bali, okay na po yung preparasyon dito sa kwarto. Bali, makikita natin, nag-a-apply na po si Master Jojo ng first coating o yung unang mano natin na tinimplant kanina. Yan, ulitin lang po namin, sa mga kagaya namin, yan, pintor, ang tawag po dyan mano. So, first coating naman, or yung paghagod, yung mga natural na tawag. Para makita din po ng may-ari kung ano yung tinimpla namin, ito po yung pagkatapos ng off-white, ganito yung kulay. Kasi yung off-white medyo puti pa yun eh. Ito yung may konting touch of gray na, pero sobrang light lang ng kulay. Kapag ka ano po ito, kapag ka nadoblehan na, pangalawang mano hanggang tatlong mano, doon na lalabas yung ano niya, doon na lalabas po yung kulay niya. Doon na yung lalabas. So bali, ayan, pakita natin yung diferensya. Ayan, sa puti, sa light. Yan, light gray or tinge of gray, tapos yung puti. Alright. Tapos, welcome nga pala natin. Nandito na naman si Master Batang. Yung Master Batang, o. Basta, basta. Yan, sukati, sukati. Ano kang tahimik po, pre? Parang ayaw mo magparamdam sa mga kasama ko, ah. No? Ayaw magparamdam, oh. No? Natatakot kayo, Pansy. Oh, bakit, eh? Ayan yan, nag-decide yung may-ari. Bago nga pala nagpapagawa ng screen door dito, mga kapos, tinatanong din natin yung, ano, yung may-ari. Ni-interview natin kung ano bang disenyo. Yan, nag-decide siya yung sa mga napapanood na lang. Bali yung screen, gitna pataas, may taklog pababa. Yan, yung screen door. Lahat naman ng screen door ngayon, disusi naman siya. Tapos yung tungkol naman dito sa dalawang bintana, jalousie. Yan, jalousie po yan. Ayan, pagka bago tayo matapos dito, paliwanag natin kung anong kagandahan ng jalousie, kung bakit karamihan sa mga nagpapagawa rito, jalousie yung pinipili. Alright, habang sinusukatan ni Master Bata, dito naman po si JR. Yan. Bali, nakafix na po ito. Ayan, okay na po ito. Pinapangat to ng may-ari, kaso nga lang medyo malabo na. Kasi pag inangat natin ito, makukubera na po yung ilaw. So, aangat din siya bahagya. So, nag-decide na po kasi yung may-ari na okay na po yung ilaw dyan. Kaya sabi ko doon sa may-ari, okay na po ito. Masilya na lang po ito. Tapos, syempre, yung bago niya ipagawa ito, meron tong plano. Yung height ng ref, yung lapad ng ref. Yan, okay na rin.
Okay na, Tang. Thank you ha. Salamat, salamat. Sabihan na lang kita. Sabi ko pa naman lang tayo dito, no? Ano? Isang linggo pa rin. Isang linggo, wala tayo isang linggo rin. Dahil mo na ulit ito. Sige. Para makamamaya eh. Para ako hindi na magpipintura. Sige. Salamat. Thank you. Ayan na, nagtanong siya kung meron pa ba kaming isang linggo rito. Sabi natin na wala kasi naumpisa na ito ng dalawang araw. Ang mapapanood niya ang nakaraan. Ngayon ng dalawang araw na ito. Ayan na, yung final coating. Top coat. Top coat pa lang po ito. Pero yung pinaka-final, abutin ito ng ilang mana yan, Master Jojo, sa tingin mo? Mababa na tatlo. So, sagad na natin. Tatlong mana. Yan, sana po nagustuhan ng may-ari yung kulay na tinimpla po namin. Ayan po yan. So, sa 1/4 liter ng Acricolor, mga ano po nun? One half po doon yung nakuha natin. Pintura para rito. Ang timpla po natin. Ayan, makikita na po natin dito sa camera. Medyo malinaw. Oh. Kita natin yung kaibahan sa puti. Tsaka dun sa tinge of gray na gusto nung mayari. Ayan. Sa mga cornisa. Ang ganda talaga pag yung cornisa puti. Tapos yung accent color dito puti. Puti lang, walang iba. Napaka-neutral ng kulay. Nakakaluwag. Tapos yayamanin. Yayamanin parang si Ogi. Ayan o, puti-puti na. Ayan sila, ang puti o. Nililinis na po ni Pangskin Flooring. Tapos si JR, sabi niya kahapon, no, Jay, no? Applyan ba yan, no? Ang pangkulay na? Bukas? Oo, bukas. Ayan, bukas makikita na natin yung ano naman ito, yung silok gray. Kung ano yung kulay ng silok gray. Nasaktong-sakto lang sa mga combination ng tiles. Tsaka yung kulay po ng mga cabinet. Ayan, saktong-sakto. Parang may mga awang payanggi, no? Konti dun, no? Sa cornisa, no? Yan, apply na lang ni Ogi. Yan, retouching pa. Retouching pa pala, no? Bali, ipit lang pala muna ito, no? Iniipit pa lang. May nakikita pa tayong konting mga siwang. Yan, gaya rito. Tapos yung tungkol naman po sa binili natin na breaker, ito po, okay na din. Ayan. Bali, yan po yung mga update natin ngayong araw po ng Lunes. Ayan, update natin dito. Bali, ito nga pala yung ikatlong araw po namin dito, pang day 3. Ayan, pang day 3. So, ginagawa pala namin yung ganitong proseso mga karoos, yung pinaprimer uli siya para makita natin yung mga siwang. Kaya kagaya niyan, lumalabas yung mga siwang niya. Kaya kanina, napansin ko kay Ogi rito. Sabi ko yan, may mga siwang pa. Yan, lumalabas pa ng konti. Yan, lumalabas po siya. No? So makikita mo yan kapag na-applyan uli ng primer. Kagaya na. Ayos. Yeah. Natapos na naman po ngayon yung trabaho natin ngayong araw po ng Lunes. Ayan, maraming salamat nga po muli sa pagbisita. Bago po ang lahat, shoutout po kay Sir JR Air Conditioning Plug. Yan, shoutout sa inyo, ingat po palagi. Bali, meron lang din pong ilang katanungan dito. Kagaya po ng tanong ni Sir Darsky. Yan, pwede po daw bang lagyan ng abang yan kung sakaling magpataas ka ng bahay? Actually, lahat naman po isa pwede. Gaya po ng mga ginagawa po sa back extension tsaka sa front extension, kailangan yung proposed plan ng construction pa lang pang second floor na. Bali, kapag pina-turn over nyo na sa client tapos pina-inspect na sa engineer, so kailangan, wala nga lang po mga nakausling bakal. No? Yung pinagamitan po ng poste, ng biga. So, ipapatanggal nga lang po nila yan sa inyo. So, hindi ko alam kung sa ibang lumina, ganyan ang scenario. Pero dito po kasi, gusto nila kung ano po yung standard procedure, kung paano po yung house rules ni Lumina, ganun po yung turnover. So kapag pina-inspect nyo po yan sa engineering upang magbawi kayo ng construction ban, kailangan po standard procedure.
So, pwede naman po na nakaabang po yung structural nyo para pagdating po ng araw, dudugtungan na lang po, pwede naman po siya nakaslab. So, meron nga lang pong mga standard procedure pag nag-i-slab po tayo ng extension kasi siya nga, dikit-dikit po yung bahay dito. Mula naman po sa message po at tanong ni Mr. Abaka at saka po ni Kabsat TV. So, magkano po daw ba yung screen door? Tapos, magkano daw po ba madalas ang inaabot ng pagpapakabit? So, mga karos, bibigyan ko kayo ng idea. Bali, kapag po magpapagawa po tayo ng screen door or kahit na anumang aluminum works, kasama na po dyan yung labor and materials. Kasama na rin po dyan yung installation. So, kadalasan po, dito sa mga screen door na pinakakabit namin, merong around 6,000, merong 6,500, merong 5,500, merong 5,000. Bali, conforme po yun sa mga design at pinili nyo pong kapal or thickness ng kanyang aluminum. So, the more na mas marami yung mas mahirap yung disenyo, syempre, mas mahal po yun. So, sa mga binanggit ko na presyo, ganyan lang po yun, no? Ganyan lang po naglalaro yun. Yung binigyan po namin ng screen door, bali, nagbigay na lang po ng, pang-install yung may-ari. So, nagbigay na lang po siya ng pang-materialis, no? Syempre, gumamit din na silicone yung installer, labor din ng installer. Sa installer naman po, kapag medyo mahirap, doon po sila nagbe-base kung magkano yung presyo. Ayan. Tapos mula naman po sa katanungan ni Sir John Patrick Cruzado. Ayan, sabi niya, cheap but quality waterproofing sa slab. Isa lang po yung masasabi ko regarding po sa slab. Ang slab po kasi ay sobrang selan. Kung doon pa lang po sa pagpa-flooring niya at kung doon pa lang po sa pagre-rebaring niya, medyo may sablay na, kahit na anong klase pang waterproofing ang ilagay nyo po dyan, magkakaroon ng tagas at magkakaroon ng tagas. So ang pinaka-advisable ko po sa inyo, gumamit po ng mga quality materials sa pagwa-waterproofing po ng slab, kagaya po ng Bostik at kagaya po rin ng Boysen. Siyempre, hindi lang din po yan sa basta sa brand ng materials tinitingnan. Siyempre, kung maayos mo pong ginagamit yung component niya, yung ratio niya, at yung pag-a-apply po ng waterproofing. So, the more na mas marami po yung pag-a-apply, kung 2 to 3 coats, mas maganda po yun, or paabutin pa ng 4 na coating para po sa mas magandang resulta po. Ayan po, mula kay Sir John Patrick, yan lang po yung aking masasabi. Ayan mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita dito po sa aming channel. Sana po ay nakapagbigay po ulit tayo ng konting idea ngayong araw na to at nakapagbigay din po tayo ng update. So maraming salamat po muli sa pagbisita mga karos. Ano po mga karos, kita-kita tayo sa susunod na video and God bless.